malayo, malaya po itong pabalik-balik ng naga. Ang pamilya po nito nasa Batangas daw. Tapos meron din bahay din sa Kararayan. Siguro mga rewards yan sa kanya for being a hitman. No? Grabe po talaga ang sindikatong ng mga taong ito. Matagal na ito. No? Robredo sindikato. Hindi na ako matatakot po magsalita ng ganito because they have really targeted my family. So, bago pa ako sa akin because he was actually expelled from the school kasi meron siyang minolest yata na estudyante. At ang alam ko, hindi lang yun, ang mali po ng desisyon ng administrators ng University of Santa Isabel, he should have been criminally charged kung nang molesta siya. Hindi lang po molesta, parang basta may mga ginawa siya sa mga students. Tapos ako lang po yung pinagawa ng ng letter. Pero not in details kasi hindi ko nga po yun alam. Yung mga administrators po, sila President, Sony, sila po ang mga nag-decide noon and they have known the details about it. Kaya po, pinuntinya po yung pamilya namin. Plus, yung sugo nga daw po ni Robredo na tinakaman nila yung lupa namin. Wala pa po daw yung Almeda Highway. So, nakikita niyo po na itong mga taong to slowly having ambitions to run the country. Ako na po mismo nagsasabi sa inyo, biktima ako at ang pamilya ko ng grupong ito because of our land. And sa akin naman personally, yun po. Ako lang po yung nagsulat ng communications pagkatapos. Ako po ang nag-deliver. Hindi ko na po siya kinausap kasi actually, that time, I am gonna go to the convent. Masyado po ako mortified talaga sa mga tao. Kung hindi naman kita kailangan kausapin, hindi po talaga ako nakikipag-usap, lalo na sa opposite sex. Ganun po ako ka pre-reserve siguro ni Lord God, plus may guardian angels ako na nag-guide. Although, there were times na nag-falter. Ayan nga, nagkaroon ako ng mga mistakes. I am trying to repair and nag-penance po ako about it. Kinonfess ko na everything. Ah, grabe po, until when po yung grupong ito, no? Tapos, he frequents the police station. I heard po na nakapatay yan. Hindi ko nga alam kung siya ang may kasalanan dun sa pagkamatay ng kapatid ko po. Siya nga po, prostitution, illegal drugs, etc. Malaya po itong mga ito. Tapos, ang alam ko si Robredo din ang bumili ng bahay na tinitirahan nila ngayon dyan sa Kalawag. Mobile finance. Sana po may tumutok naman ito na concern talaga, no? Na enforcer. Na bakit ganun yung nangyayari, no? Nakapasok pa po ito na army. Ginagamit na defense po. No, reservist po ito. Kagaya po ng first fiancé ko, ex-fiancé. At narinig ko nga po, narinig ko po itong ex-fiancé kong isa. Pinakauna po na. Sige, magreklamo kayo mga ordinary tao. Kasi kami anya, ito po ang narinig ko ha. No offense po sa inyo mga officers. Kasi kawawa naman kami mga ordinary tao. Saan kami pupunta? Ako na biktima na. No? We couldn't find justice. Ako pero, nireport ko na yan sa 88.
original from where they came from, eh? From Aklan. No? Pero pumasok po ng sa Kamsor, pumasok po ng reservist. Tapos ako naman po, kasi I know him from 30 years ago. No? Magkakasama po kami sa martial arts school. So, tiwala po, no? Until sabi niya kami na lang daw dalawa, ganyan, ganyan, ganyan. Ako naman, nalulungkot, nawala ng kapamilyang apat. Maraming problema sa farm, sa lupain namin. Pagkatapos, ito pa nga na ano, na mga Franciscans, albay, siniraan ako. So, ano naman, you know, what do you expect a lady to, ano, to feel? Ganun yung gusto niya. So, kahit po hindi ko siya type, hindi naman po sa pag-ano, hindi ko siya type. Sige na lang, parang the love offered was attractive enough for the situation. No? So, ito po ang narinig ko sa kanyang hinaing na kawawa naman niya kayong mga ordinary tao. Kami dito pasarap, lagi may pagkain, may beneficios, kada ano, may allowance, lahat libre. Tapos pag ano pa, pag off pa, lalabas sila. Ito nga, nabiktima nga po ako. Na pag off daw nila, lalabas, punta ng Naga, kasi pili po yung camp nila. Punta ng Naga, hanap ng ano, mabibiktimang ano, yung madali daw mag-yes ba? Sa gusto nila. Para-pareho po sila, people of the Lord God. And I've seen also in some Tulfo coverages, I've seen several armies, no, involved with complaints sa mga babaeng nabuntisan or pinangakuan na iniwanan. Diba, paano na lang yan? You're supposed to be bearer of light for peace and order sa mga ordinaryong tao na wala kaming kalaban-laban. We are unarmed. Pati nga yung mga communists, kami din yung pinupuntira. So, saan na pupunta yung ordinary tao? Where are we gonna go? You ask the Lord God what you have been doing. Hindi po magyayabang itong isang ito. Kung hindi naman siya naawa siguro, no, ng situation daw ng mga ordinaryong tao. O, for a time pa po, nagsustok yan sa street namin. Nakipagbarkada dyan sa mga tambay. To attack me, vexate me, and everything. Imagine mo yan. And what po, he is a gay. Pare-pareho po silang gay na mga ex ko. Yun ang napansin ko po. So, they were here only to attack, to get satisfaction for their being a gay, no? Para po kasing, huwag kayo magagalit mga gays, no? But except the fact na ako nga, ang dami ko ng victimhood, ilang gays na rin yung pinuntirya ako, sinaktan ako, niloko ako, no? Kaya paano nyo masasabi na wala akong karapatan magsalita? Bakit kayo nagaganyan? Inggit kayo sa pagkababae namin. O, ng mga babae. Hindi ba ganun namin yung kasalanan? It was God who created us. Bakit mainis kayo sa magaganda? O, ibig sabihin maganda ako, kaya niyo ako iniinggitan. Diba, ganun yung inis niyo at yamot ninyo sa mga babae na you have to go that far. Diba, pare-pareho kayo. Tapos alaman ko pa, ito si Ian King, no? Supposed to be kaming, ang sabi ni Bl.Carlo, narinig ko siya mismo, nagsasabi na bata pa siya, ako ang nakikita niya. Pero anong nangyari po? Siguro, hindi na niya ako nakilala when we met. Wala siyang ginawa, kundi puntiryahin pala daw ako. Kaya pala, I turned my back on him. Kasi it was Bl.Carlo. Buhay pa si Bl.Carlo that time. Age mga 7 or 8. And also, of course, my guardian angel and my father was also monitoring me. They know that he had bad intention on me right at that moment.
Imagine mo yung people of the Lord God. Ako yung nakikita niya at ako yung ini-inspire ni Lord God sa kanya na supposed to be wife. Pero ganun ang kinalabasan. Para nagpuntirya-puntirya siya to put me down. Tapos, ang alam ko, syempre yung devil yan eh. Sinasabi-sabihan ang taong namumuntirya na ganito yung ginawa niya, ganyan, na hindi naman totoo. Or kaya, unclarified issues, no? Incomplete issues, na kung isipin, so, sino ka naman, di ba? Kasi I'm having a resolution na not to be waiting for anyone. Oh, example yan, sinasabi nga na si Ian King is supposed to be my husband. Asan? Di ba? I mean, sasaktan ko lang yung sarili ko kung isusubsub ko dun sa, he's my prince, he's gonna come. Diba? With all the complications in his life now, transform, etc. No? Ang hinahangad niyan, guys. And then, I've heard that both of them had been into psychiatric medications. At yesterday, baga people of the Lord God, huwag kayong magagalit, ha? Ako nga, nag-pledge ako na LGBTQIA+ community counselor. Gusto kong tumulong. Kahit na biktima ako, gusto kong ipaintindi kasi sa mga gays, no? Or mga LGBTQIA+ com, sa abot ng aking makakaya as pastor, as apostle, as sister in the Lord God, na huwag kayong mag-despair. Lahat tayo nakaramdam ng heartbreaks, no? Do not despair. Kasi pag nag-despair na kayo, yun ang nangyayari, no? Patayan. Mamumuntirian na kayo na pumatay or kaya patayin nyo yung sarili nyo. No. Right at this time, I have loved this person na sinasabi sa akin na supposed to be husband ko. And I've been crying, really crying in my heart. Even when I singing a song, I could remember him. Ang sakit po sa puso, no, na hindi ka kami nagkatuluyan. Regardless kung mayaman siya or hindi. Dahil siya yung tinalaga pala sa akin ni Lord God. Imagine, altogether, my life has been a confusing one. An inconsistent and imbalanced one. Because I did not get married to the right person. Hindi pa naman ako married. I mean, diba? And I'm already, next year I'll be 50. I'm already old. Masakit. If Ian King would be able to listen to this. Ang sakit, you are such a thorn on my flesh. Not only on my flesh, but in my heart. Having known na ikaw yung tao na para pala sa akin. No? I repeat, popular or not ka, mayaman ka or not, masakit sa puso ko na hindi tayo nagkatuluyan. And I do not want to wait for that time. Na, sa bagay sinasabi ni Bl.Carlo, magkakasama tayo. If it will happen, that it just happened, but right now, my decision is not to be hurt by not wanting you. Diba? By not waiting for you. But praying for you. Masakit lang, may mga nalaman kasi ako eh, along the way. Na dun pa lang sa aim, pinupuntirya mo akong mapahamak. Na along the way that you wanted to help, may mga pinapakita nga sa akin si Lord God eh, na magkakasabwat kayo, magkakakilala kayo nila Atat na Umar, pati ito si Alan Balanip, nasabi daw, may mga sex capades na tong dalawang to. Just for evil purposes, no? Kay Madam Lenny daw sila, nagre-report. At pinupuntirya nga yung kalupaan namin. Hindi ko alam, parang pareho kayo ni Alan na pati si Rommel. Naghahalo yung pagmamahal mo sa akin sa inis, no? Na gusto niyo ako maipahamak pero parang sinisave naman. Ano
ba talaga mga ateng? Nakakapagod po, my dear brothers and sisters. No? Sabi ni Blessed Carlo, I'll be a saint for vexations. Plus this one, ang sakit-sakit talaga, guys. Hindi lang sa katawan, sa puso, isip. It's so tiring. Kung mag-ano lang ako kay God na kunin niya ako diretso na sa langit, I'm gonna ask for it right now. It's so painful. Kaya nga masasabi ko na it's really only God who could really consistently love faithfully. Dahil hindi ko na alam, mga taong ganyan sa inyo, merong kakampihan ako, merong ipapahamak. Ito yung findings ko kasi iya na talagang may mga ginawa ka sa akin. Pati kayo, kayong mga naging ex ko na parang gustong mamahamak. Tapos nagsiselos naman siya na merong nanliligaw sa akin. That kind of selfishness, diba? I could remember also my Chinese roommate Cassandra T. She was so jealous that I have a lot of friends. Especially the American Gina Alema. Hindi, Filipino-American siya. She was my classmate in the pre-MBA. So, when she goes to my dorm room, this Chinese girl is so jealous, but at the same time, she does not regard me naman as a friend. Diba parang kinakahiya niya nga ako kasi mayaman siya. Ako mayaman sa lupa. At sa kaibigan. Hindi sa pera. Oo, ganun siya. I wanna address that one. You Chinese people. Parang you're so jealous. Parang gusto niya mawala si Gina sa akin. Kasi we are so bubbly. Both of us, we love, ano, yung mga fruities. Ano ba yan? Sa Greenbelt, both of us would always buy that one. Ano ba yun? Smoothies? Pina colada? Something? Iba-iba. I have to mention this. Wherever you are, Gina, I'm looking for you. She was one good friend that I have. I love that woman. She got married with a American block. She was so jealous. Huwag daw pa pupuntahin doon. Inis na inis. Pag magselos ka, make sure that you will stand by the person. If you're getting jealous with someone, tapos sabihin mo i-give up, make sure that you will love the person na sinasabihin mong selos ako doon. Diba? A lot of you are like that. Example, sila, si Allen, inis na kasama ko ulit yung ka-ex ko. Pero, wala naman siya. Mas pa yung mga kasama niya, mga neighbor daw dito. Kung sino-sinong sinesex. Grabe naman talaga ang mga pag-uugali niyo. Tapos bakla pa daw. Huwag kayo magagalit mga bakla if you are being called like one. Kasi yun talaga yung term noon, diba? Sa Tagalog and Filipino. What else could we call you? Transformers? Transman? I am wanting to counsel you people, pero nasasaktan na rin ako. Ang dami-dami na sa inyong nang biktima sa akin. Only because I am a female and you are not. Keep in your mind yung sinabi ni Blessed Carlo. All of us are born originals from the design and likeness of the Lord God. But many dies as photocopies. Hindi na sa original na goodness and likeness ni Lord God. Kaya nga, think about this. Reflect. Huwag kayo magagalit sa akin. I am presenting facts here para madirect yung isip at puso ninyo sa tama. Kasi unless you get it, just like in making a written analysis of cases, which we have learned from the Asian Institute of Management. Isn't it? That if you try to get the problem statement, or if you be able to detect
of course, the real core of the problem. It's like half of it you already solved. Kasi madali na eh. Alam mo na yung problem. Pag hindi mo alam yung problem, alangan namang malaman mo yung solusyon. Diba? Alangan naman magkaroon ka ng options, alternative courses of actions that you could have as options in order to solve the problem per se. Diba? Oh, the other day, may sa akin yung mga several videos about interviews and counseling sessions with people with psychosis, no? Psychological disorder. And nakakagulat na yung isa doon, homosexuality daw is one psychological disorder. Nakalagay po doon. And it is under schizophrenia case. Lalaki po yung ini-interview doon. Parang lalaking-lalaki siya. Pero, ang tumatakbo sa isip niya, yun na nga, schizophrenia. Tama naman baga, inisip-isip ko, sabi ko, may katuturan. Kasi, bawa lalaki ka, ini-imagine mo sa isip mong, girl, lalush ka. O, di schizophrenia baga yan. Kasi ang schizophrenia is, parang, you take the role of different identities, which you are not. Again, huwag kayong magalit sa akin, ha? I am presenting facts here to heal you people, to help us all be healed. At hindi ko rin po yan hinahangad na may nag-feed sa akin ng mga videos that would help me see things. And in turn, I wanna share it with you. Oh. Diba, even kasi nangyari kay Jennifer, ulit ko lang, I think na-mention ko na to doon sa isang vlog ko. Di ba yung nangyari kay Jennifer Laude, with all due respect to the family, yung pinapakita po sa akin sa vision, nag-breakdown na siya talaga. Psychological disorder na talaga yun. Kasi, ibig sabihin, nag-illusion talaga siyang masyado, no, ng American. Nag-dream siya. At pagkatapos, pagdating doon, niloko niya rin kasi yung lalaki. Dahil nakitang gano'n na panluloko, pinagpubugbog siya. Which is mali naman, eh. Hindi naman ako na natutuwa sa ganyan, syempre. At yun, he decided to kill himself. Kasi ibig sabihin, nagplano, nangarap, even siguro nagpray. That everything has became an illusion, no? Schizophrenia nga. Ini-imagine na babae siya, no? Pretty girl. Pagkatapos, pagdating doon, reality bites, wala. Kaya he decided to kill himself. So, it's a psychological disorder. Hindi ko alam kung saan po napunta yung kaluluwa niya. Pero ang alam ko po, kung wala naman siyang mortal sin during his sane period, ang nagsisuicide po na wala na naman sa sarili because nabaliw na, hindi eh mapunta ng impyerno, baka purgatory lang. Kasi, diba yung requirements for a mortal sin or grave sin is that you have full knowledge, you have full consent, and ano ba yun? That you committed na. Even if you know that it is a grave sin, mabigat na kasalanan, you still condone to do it and make it happen. Kaya nga, we need confession and repentance about it. Kung ayaw mong pumunta ng impyerno. Ayan po, ha, my dear LGBTQIA+ community member. Ano daw po, leading nga to psychosis, no? Psychological disorder. Because we need to take the role as we are given by the Lord God. Okay lang naman kasi, halimbawa, babae ka, ako nga, I could see it also in myself. May nagsabi kasi niyan sa akin na, para daw akong lalaki minsan,
person mag-decide. Not all the time, ha? Mag-decide. Example, nung pinaglaban ko yung vocation ko, yung mga ganon, yung I thought din na magpamadre ako. Tingnan nyo guys, oh, parang pumapasok ngayon dito na isa rin akong parang nag-illusion siguro. Pero hindi naman eh. May mga advisors din kasi akong tinanungan and pari, no? Na yun din yung naging advice nila to enter the convent. Pero as of now, na hindi naman natupad, pinagsisisihan ko po ng bonggang-bongga. Yun. Na sana hindi na lang para I had consistency, di ba? Hindi ko na sana iniwanan yung daddy ko, yung mami ko, na ang daming dapat binantayan dun sa lupa namin. Dapat may mga kinuntin yung negosyo na ako yata yung key person doon. No? Kaya pinagsisisihan ko yung plus the opportunity sana to have gotten married at a younger age. Yan po ang isi-share ko sa inyo. Kung meron din akong pagkakamali, sabihin mo man illusions yun, o sige na, baka psychological disorder din yun, you know, na akala ko magmamadre ako. Pero, yun na nga, to test myself also, I had given myself to consultation and counseling sa several priests and mga religious people na kung wala naman daw talagang vocation, minsan hindi naman talaga nila yan i-invite even for a search in. So, yung sa akin lang kasi, parang nagre-regret ako kasi sayang ng panahon, di ba? Sayang ng panahon. If I had stayed outside consistently, I would have gotten married. Kung wala naman si Ian Angelo King, na iba naman yata yung pinupuntirya when we saw each other, parang may gusto siyang i-imbestigahin sa akin na hindi ko alam, no? Kasi I came from a lending investors company ng tita ko na marami kasing nag-utang at may nagnakaw. Hindi naman ako. Ako pa nga ang naka-find out. Pero, sa malisyosong isip, akala kasabwat ako doon. No, hindi naman. Alam yun ng tito ko, kaya nga, he decided to send me to school to have better opportunities after. Kasi, before that job, hindi niya pwedeng sabihin sa akin na yun lang yung para sa akin. I had passed several job applications with several banks. Sa banko, baga, basta consistent ka dyan, stable ka. Isa rin yung maling desisyon. Kasi, yun na nga, ulitin ko sa inyo, nagsiselos ka, panindigan mo na ibigay mo dun sa tao yung nakukuha na dun sa iba na, di ba? Example, sa panliligaw, nagsiselos ka dun sa isa, pero ikaw pala, hindi mo naman siya siseryosohin. Lukuhan. Yun ang nangyayari ngayon sa mundong ito at galit niyan si God. My dear brothers and sisters, mga panlulokong ganyan. Diba, pinagsisisihan ko na pumasok ako ng kumbento because hindi naman pala ako doon and then nawalan ako ng kabuhayan, you know, nanira pa sila. It is one form of destabilizing a person. O di parang sa communist, diba? Sa aking pagbabasa, yun ang mga strategies ng communist. Na nakikita ko din evidence sa grupo ni Robredo, no? And some Chinese people, crooked. They want people to be destabilized. Naninira, yung ekonomiya, binabagsak. Nagsusugo ng mga tao na yung malulupa, lagyan nyo ng bahay. Yun ang mga ano nila, no? Style nila. Which is linking to communism. And I'm sorry, my dear brothers and sisters. Sa communism, there is no recognition of the Lord God. And therefore, we could conclude na sa Satan kayo nagkakampi on that side kayo. Kasi wala kayong nare-recognize na God. Kaya nga, parang gustong-gusto nyo na yung goods ng iba, beauty ng iba, masira, mawala, bumagsak ang ekonomiya. Diba? Kasi yung normal na tao,
na nagre-recognize sa creator na kay God would appreciate beauty. Halimbawa, may mayaman na tao, ay buti pa siya, mayaman. Ganyan lang, hindi yung ang inggit niya, gawan ko ng paraan para mawalan sila. Diba? Mag-isip-isip po kayo kung kisitan sign kayo sa creator ninyo kay God, natin. So, yun lang po ang sentiment ko, no? Tantanan nyo ako, kayong mga nagpa-plano-plano again sa akin. Pinapakita sa akin, Ian Angelo King, sa vision ko, na sana, hindi ito devil na, pero sabi sa akin kasi ng pari, hindi mga kapasok sa isip natin yung devil. Pero, kung may psychological disorder, yun nga, may mga illusions sa mind. Halimbawa, yun na nga, ulitin ko guys ha, sa LGBTQIA+ community members. Recently ko lang yan na-confirm na homosexuality is a psychosis, no? Under schizophrenia. May logic baga na ang schizophrenia is assuming someone na hindi naman siya. Halimbawa, gaya-gayahin mo yung aso, manok, etc. O kaya, yun na nga, yung opposite sex sa'yo. O di schizophrenia yun. Huwag kayong magalit. So, if you want to be healed, I think, you might want to, to consult a psychiatrist. But make sure that the psychiatrist is good. Kasi, may check po akong mga example sa Ateneo. I'm sorry, people of the Lord God, ha? Noon kasi si Father Buboy, pinapunta ako doon. No, may 'di ba yung katabi ng testing center? They are supposed to be conducting psychological test and may mga may mga ginagamot po sila doon for a fee. So chinek ko lang po. Ay naku, sa staff pa lang, people of the Lord God, fixating na. Saka paano kaya 'to makakatulong sa mga may psychological disorder? Hindi ko po nabalikan yung pare at namatay na. At pinapacheck po sa akin. Pinapacheck po sa akin kung ano daw yung ano. Tapos sabi niya kung magwo-volunteer ako for free counseling. Kasi I've been doing also counseling. Hindi niya naman sinabi na ako magpacheck up. Hindi niya naman yung sinabi. Ang sinabi niya lang, pumunta ka doon. Tapos sinag ko po, parang may, hindi naman po kasi sa pag ano, kung hindi nila yan hinahaluan ng spiritual, ang devil po kasi yan eh, magtetempt sa tao. Ang behavior po nila, hindi po sa pag-ano, kahit yung psychiatrist, di ba, staff, o yung staff mo na yung kinausap ko. Oh my God, she is so vexating and confusing. O baka naman chinecheck niya ako, no? Pero, mali. You don't treat people that way. Who are you to vexate? Who are you to test? Hindi niya alam kung anong sasabihin sa akin, na ganyan, mag-fill up daw ako. Sabi ko naman nga, hindi naman ako dito magpapacheck. Sabi ko, pinapapunta na ako ni Father Buboy for possible free counseling volunteer work. O pati po yung psychiatrist, pagdating, may dala-dalang cake. Pagkatapos, yung wala pong respeto. Kasi clients po baga ang pumapasok dyan, even if it's student, even if it's a walk-in inquiry person, administrator, pari, lahat is should be treated with respect, especially that it is a university run by Catholic Church through the Jesuit community. Yun nga ang hindi ko po na-report kay Father Buboy, hindi kaagad ako nakabalik. Hindi ko siya, every time I would go to the Jesuit house, he was not there. Yung pala yung pinapacheck niya po sa akin, what they are doing there. Ay, may pumasok po ng isang student. Kinausap-kausap ko nga po ng konti. Alam ko na stressed siya, pero para po wala naman siyang diferensya eh. Siguro nahihiya po yung student na sinabi sa akin, magpapacheck siya ng thesis doon sa psychiatrist. Alam ko po yung psychiatrist, pinahiya po siya sa akin na pinai-injectan ko niya yun, ganyan-ganyan.
parang pinaririnig niya sa akin na may diferensya yung bata. Pero sa akin, guys, as per my observation, in my initial interview lang, wala naman diferensya yung bata. Naawa nga ako in my heart na bakit itong mga psychiatrist people here is actually the one I saw na para may psychological problems. Yung behavior pa kaya, guys, di ba? May dala-dala yung psychiatrist na cake. Parang pinagyayabang niya. Kasi, hindi naman sa pag-ano, ayoko naman ng cake, no? Kaya lang yung normal po, baga, ano, huwag mo na lang yung ipakita yung cake if you don't not want to share. Kami kasi, ako baga, I've been in the office set up. Kahit clients namin, kung may pagkain, gusto niyo po, ganun baga yung ano, yung normal. Or if you do not want to share or offer, i-keep mo, huwag mo ipakita. Yung po, nakita ko sa kanila na para siyang may diferensya na may dalang bata, takbo ng takbo yung bata. Sa US ay binawal po yan ganyan. Kahit pa boss ka, you are not allowed there to bring kids, especially in office hours, na makaka-distract ka. Ginawang playground yung office, yung clinic. Pagkatapos, yun po, ang nakita ko doon sa psychiatrist, ina-announce pa ang lakas-lakas ng boses para marinig ng lahat. Walang patient secrecy ba? Privacy. Parang gusto niya ipahiya sa akin yung bata kasi nakita niya na before he called the sabihin mong quote and quote patient na akala ko hindi naman. Nakita niyang maganda yung pag-uusapan namin. Ganun kasi ako sa mga students eh. Parang little interview and little advice na to keep them going. Ganun lang ako na, sige lang. Very good ka, ganyan. Huwag mong kakalimutan yung kumain on time, na wala ang parents mo, wala nagbo-board. Ganun naman yung ginagawa ko as much as I can, no? Nakita niya na maganda yung usapan namin. Ang alam ko, medyo na counseling ko yung bata. Kasi ang tagal-tagal niya. Dun sa office niya, ang tagal-tagal niya, ang likot-likot. May bubuksan muna yung cake, pero may nag-aantay ng client, no? May i-attend yung apo daw yun, apo yata o anak, takbo ng takbo, ang ingay-ingay sa office. Mga unprofessional po, behaviors na para sa akin nga, ako ang magka-question doon sa psychiatrist and the staff na, you better have a check of yourselves. Parang ganun po yung observation ko na hindi ko po ina-report doon kay the late Father Buboy. Kasi, yun po ang naano ko minsan sa mga pare, no? Hindi naman sa akin sinasabi clearly, pero ako'y naaatasan, no? To check, to ganyan. At hindi ko na siya nareportan. Nalaman ko na lang patay na siya. Sana po walang nangyari sa kanyang masama na foul play sa pagkamatay niya. Kasi isa rin po yun sa pinipray ko noon na ano bang nangyari. Bakit hysterical talaga ako nung nalaman kong wala na siya. Pareho nung nangyari kay Don, no? So sabi ko, baka Lord pareho, mag-classmate pa naman yung dalawa, mag-batchmate sa parokyan. Kaya I'm addressing this to all of you people, no? Paano naman ang mga tao kung tumakbo dyan sa mga psychiatric clinics? If they themselves ay may diferensya na. Diba, very unprofessional. It's a university, Ateneo, for that matter. Psychiatric clinic. Tapos ganun yung ano, nangbe-vexate yung staff. Hindi alam anong sasabihin sa'yo. Hindi alam kung anong form ang ibibigay sa'yo. Pinulit-pulit ko nga po yung isang form na binigay. Kasi patients, ano daw. Sabi ko, I'm not here for that. Ang sinabi ni Father Buboy sa akin, you try to check if there could be a free volunteer counseling work that you could take. Pinulit ko po kasi yun po, nag-a-assume po yung staff na ganun. Wala sa sarili. Pero professional psychology graduate yun, alam ko. Oh, professional ethics na lang muna. Mali-mali po. Does not know how to ano to accept clients. Tapos nagkausap na kami tungkol sa cousin ko na nasa testing center.
who has been doing bad things daw to me sa mga application ko. Kaya sabi nga ni Father, yung isang pare doon, na dapat sabihin mo doon na bakit ganyan, because the priest wanted me to join them. Wala naman po kasi masyadong problema for me to join the university because I am well equipped. Hindi naman po sa pag-ano, diba, graduate ka. At pa plus, I came from Asian Institute of Management, kahit short program lang yun. Plus, what? I came from the convent. It's a Catholic school and university. The priest has been wondering, 3 times na kasi nila akong in-invite na mag-apply. Even the presidency, Father Prim noon, ina-apply talaga ako. Diba, wala talaga, hindi naman po sa pag-ano, scholastic record, okay naman po ako. Sa test, okay naman. Yung pala, ang na-find out ko nga, ito nga si Miss Mia Roldan. Pinsan ko po yan, ha? This needs to be exposed para malaman ng mga tao. Chinese po itong pinsan kong ito, no? Sila nga yung kumukuha ng mga renta-renta sa mga lupain namin, nangangaralakaan na inaapod. When in fact, they are not martyrs. Anak po, apo sila ng pari nga na nag-rape sa lola ko. So, wala silang right sa mga properties namin. Unless, ang akala nila, anak yun ng yung papa niya ng lolo kong ano, pare. O yun po ang pinagsasabi ng mga yan, pinagchichismis. Hindi naman, ibang pare po yun. Eh, ang laki-laki po ng mga pagkakamali sa buhay natin ito. So yun po, nagkwento ko po doon sa staff. Na sabi ko, bakit ganyan kayo? Tapos naglay pa daw na ang asawa niya daw ay nasa abroad. Nandiyan lang. Kumukuha ng renta-renta. I want all of these things to stop. And I am awakened at 1 o'clock right now in the morning to do this recording. So you do not know, people of the Lord, that pinaghihirapan ko po itong mga pagre-record na ito na hindi ko pinaplano. In fact, I am forced to. So do you see my point? Ang sinabi doon sa staff, yung pinsan ko daw, yung asawa na daw ay nasa abroad. Pero nandyan lang pala sa bahay nila sa Parkview. At pakolekta-kolekta na lang nung para sa amin. Yun ang pinag-i-enjoy nilang mag-anak. No? Salamat pa rin ako doon sa staff. Kahit unprofessional siya, ano din, pinakinggan niya rin ako ng ganun. Kasi sabi ko, Miss, nag-wonder na rin ako kung bakit gano'n. The priest wanted me to join them. Kasi, all the requirements, at least I have. Diba? Hindi lang ako natapos ang MDM. Pero, to be from AIM, is iba talaga. Kahit short program pa lang yun, is additional na. Kasi, in the university nga, those who are sent to AIM, are really those people who has proven themselves already. Like, ano na, matagal na sa work, has good performances, they avail of scholarship. Yun ang pagkakaalam ko. Kasi there are, I think, mga teachers din sa Ateneo who went there. But for special, ano talaga, yung parang perks talaga yun sa kanila. So, diba, kung tama nga yung ginagawa ng testing center and the human resources, they are stupid not to get me. Unang-una, nirecommend na nga ng pari several times. Tapos yun po ang napag-alamanan ko na ito ngang pinsan kong ito, marami daw sinasabi. So, pending yung application ko, marami siyang opinion ba? Several times na po yan, even when my uncle wanted to send me there in Ateneo for nursing school, sila rin mag-iina, yung nagpipigil, tas maya-maya, sila ang hihingi. No? That's one thing that I really hate sa inyong mga Chinese. Isa rin yan, ha? Huwag kayong magagalit. Kasi meron din kaming karapatan, kami mga nabibiktima ninyo. Magsalita. No, hindi ang paninira. Ang hihilig ng manira. Pag nakita lang maganda, performing well, malupa, mayaman. Si daddy ko, biktima yan. Being a good warehouse manager back then, in Pili, Camarines work. Ang sumira
nakatira sa kanyang career. Local Chinois here in Naga City. Kasi there was a transaction yata na hindi niya inako yung mga rice because below the standard quality. Eh, quality, ano, yung daddy ko, chinecheck. Siyempre, per rule ng National Food Authority ng government, merong mga requirements. Eh, sa Chinese po yun. Nagalit po yung Chinese, ginawa ng kwento yung daddy ko, kung ano-ano po. Yun, nawala siya doon. Manager yung daddy ko. Sapat-sapat kami noon. Tapos ang alam ko noon, naalala ko pa, may pumunta pa dito sa bahay namin na Chinese. Ayan po si Mr. Olivan. They were used to be rice dealer. May dala siyang money, tapos very young pa siya that time, of course. Early 80s. Tapos may dala pa siyang kotse yata yun na gusto niyang isuhol sa daddy ko. Ewan ko, for what transactions? Oh, pinabalik yun. Kaya yung daddy ko, I look up to him even if he died na walang malaking bank savings. Lahat yung tulong sa iba and for good works. Hindi yun nag-ako ng suho like me in the job. I had opportunities to have those pero hindi ko yun ginawa. So he died with dignity. Ayan po yung exposition na yan. Gusto yan ni God iba. Sabi sa akin lahat. I was awakened and bothered already not to sleep. And I hope may papupuntahan naman tong recordings na to na hindi ko ikakapahamak. But to solve and to expose these people na matagal na talaga may ginagawa sa amin na masama. Yeah, secretary lang yan noon ang pinsan ko dyan, pagkatapos na pasok na sa testing center, ang yabang. Nagyayabang po itong may mga baril kasi yan nadala, no? Kasi army. Ang asawa na taga-Aklan. Binenta ng nanay, kasi PMA-er daw. Tuwang-tuwa. Na-enjoy daw sila sa kayamanan namin. Hindi naman po yan martires, pero nagmi-misrepresent po. Pupunta lang dito, ang lahat ng agrabyo ng mga nagrerenta sa amin. Tapos sila pupunta lang to collect. Only to collect. Kaya hindi sila nakikialam kung may vexations, may violations dyan, kung anong ginagawa sa nirerentahan, ginawa ng club, ginawa na daw motel. Kasi nagyayabang yan si Alan Balani na pumupunta siya dyan. Diyan siya nagsasex. Diyan daw kay Sheila Santa Ana, Bajola na yan, nagsasex daw siya. Yan po ang pinagsasabi niya. Plus, kung mayroon siyang mga bagong kabit-kabit. Eh, grabe pong mga kalustaan nindo. Kaya nga, galit na si God. Lahat kayo na gumagawa ng masasama. Pinuntirian niyo ako kasi, sige, sabihin niyo sa sarili niyo, bakit? Ayoko magsalita kasi sasabihin nyo na naman mayabang ako. Pupunta ako sa langit. Kayo. Dito lang yung sarap nyo sa ano, sa mundong ito. Lahat kayo nagko-collaborate. Pati daw ikaw, Ian Angelo King, pinagsasabi din itong Sheilang ito na you frequent this place. Ang dami mo daw mga binibigay, mga sulat, kung ano-anong kapahamakan. Kinolekta na daw niya. Yun po ang naririnig ko. Tsaka, sino ka talaga sa buhay ko, Ian? May right na rin ako magreklamo sa'yo. Ang tagal-tagal mo nang masyado akong tinututukan. Sino ka? Too bad for you na hindi tayo nagkaasawa. O ngayon, what is your purpose? Always tracking me down, talking to people about me. For what? Tapos alam mo daw na yung Tower Farm was built by Archie daw because of me. Your father fell in love with me, nakaukit pa daw yung pangalan ko sa kahoy. And one of your workers knew that I am the queen of that farm daw. Yun ang nakaka-ano sa akin ha, hindi ako nag-i-illusion ha. Kasi wala akong
mga pangarap na ganyan. Although, napakaganda, okay. Buti sa kanila na meron sila. Ganyan ako. Oh. Alam daw ng worker mo, may nakarating sa aking balita. Paano, sabi ko, paano kaya ako nakilala ng worker? Yung may mga abilities ba na ako daw dapat talaga ang nandoon sa farm? At ito si Ian, siguro sa sakit ng loob na yung papa niya na in love sa akin, na yun talaga ang nagmahal sa akin ng totoo. Hindi ako pinilit, hindi naggawa ng ikakapahama ko, etc. Pero pinapakita po sa vision sa akin, sa pagbabantay sa akin ni Bl.Carlo noon sa dorm. There were times that Archie really went there, and then Bl.Carlo daw told the security guard not to make him enter yata, dahil may iko-confront daw sa akin. Sa aking opinion right now, masama sa mabuti yung ginawa na hindi ako pinakausap sa kanya. Masama kasi hindi ako na-clarify. If he wanted to confront me or clarify with me what happened to the lending investors company that I was in, parang nasabi ko na wala talaga akong kasalanan, diba? Ni piso po, wala akong binulsa. Maniwala kayo sa hindi, no? Yung talaga yung pagmamalaki ko sa inyo, pero after that, yung pasang katutak na accusations until now, nakatatak sa isip at puso ng mga tao, nasaan? Diba, dapat na-enjoy ko yun. Wala. Yun daw ang pinapakita sa aking one instance na sinasabihan ng bata yung guard na huwag daw akong ipakausap. Yun, masama kasi hindi ko na-clear yung sarili ko. Para sana, kung pinagalitan niya ako doon and everything, susumbong ko siya kay daddy ko. Diba? Na wala naman talaga akong ninakaw. Nagkasakit na ako, kaya ako umuwi na ng province. Yung grabe yung ubo ko po. Pasma na asma. Kasi yung stress sa work, plus umuwi po ako na basang-basa yung likod ko lagi. Kasi I have to walk several miles pa going to the terminal, etc. Ah, grabe po yung na-experience kong yun. Tapos, wala ka man lang nakuha ni separation pay, ni bonuses. Sarili ko yan na, ano ah, na relative sa company. Pagkatapos, hanggang ngayon, yung paang nakatatak sa isip, no? Kung sino yung mga nagnakaw, parang they are the ones na, wow, ang galing mo, dai. This is how the world is, right? Yung mga nakakanakaw, nakakakurakot. Galing-galing ang technique mo. Strategy. Saludo ako sa'yo. Diba? You run away from it. Nakakuha ka ng millions, nakalusot ka. I never did those things, guys. Sana hindi ko na yan magawa in my lifetime. Yun daw po ang pinapakita sa akin na magkoconfront yun kasi parang partners yata yun ang uncle ko din. Yun ang pinapakita lang po sa akin. Wala akong confirmation sa lahat ng ito. Tapos, yun po, pag natutulog daw ako nun sa dorm, yun nga, nakabantay daw yung bata pagkatapos, pati yung Chinese na ka-roommate ko, kung may masasamang intention sa akin, hindi daw pinapapasok. Sinasabihan pa daw na huwag ka matulog. Kaya pala, minsan wala yung tulog. Kasi masama ang intention sa akin. Minsan pag tulog na tulog ako, hindi ko alam kung anong nangyayari o paano kung nirape-rape na ako dyan. Grabe ako matulog. Ganun daw po ang ginawa ni Bl.Carlo. Buhay pa siya, nagbabantay na sa akin. Pati yung pagtalikod ko nun kay Ian King. O ano naman ngayon? Kung napakayaman mo, kung may masama ka nga naman talagang intention sa akin. Kaya yung mga nakita mo kang nung bata ka pa, be responsible for it, Ian Angelo King, now Angie King. Diba? Ikaw lang naman yung may alam patungkol sa ating dalawa. Hindi ako. Wala sa akin pinakita si Lord God na vision about you. But I know that it's Chinese and a gay. Yun lang yung bata pa ako, yun lang ang pumapasok sa isip ko daw na in the future, ganyan.
magiging asawa ko dapat. So I thought nga that it was Daniel na hindi naman nag-work out. Huwag ka magalit sa akin. I have a right here. Pati yata doon sa City Land office namin, nakapunta ka. Because you wanted to prove that I have really a work when I go out of the house every day. Akala mo naglalay ako. I was with Teams Incorporated doing software, accounting software packages. Kasi ang tanong ko rin sa'yo, sino ka? What is your job in my life? Why you have been doing that? Tapos ang alam ko na naman, by tracking me down, may nabuntisan ka daw doon na resident ng Cityland Condominium. Tapos ako ang biniblame mo na while you tracking me down, marami ka na kasalamuha. Sa'yo naman decision yun eh. O, nagpa-hypnotize ka naman doon sa mga babaeng nabuntis mo. O, bakit ako ang biniblame mo? Diba? You're out of bounds na rin tracking me down. I do not know for what purpose. Yun, ulit-ulitin kasi natin yan. Kung partner ka naman ng uncle ko sa business, mali naman yata. You should have told me who you are. Para hindi naman ako parang, di ba kasi anti-stalking no yan, girl. Anti-stalking no yung ginagawa ninyo. Ano, pati si Joey, kasama mo paminsan, hinahanap mo kasi ako sa puso mo, girl. Hinahanap mo ako sa buhay mo kasi ako nga yung pinakita sa'yo ni God, maliit ka pa. Kaya iset aside mo dito yung mga kayamanan mo na as of now, nabuhay naman baga ako na wala yung kayamanan mo. Diba? The person that God has designed for you is quite detached from this world. I'm sorry. May pagkain lang ako, may ano lang, okay na ako sa sarili ko. Kaya lang, pinapaglaban ko kasi yun ang sinasabi ni God. Na magiging kasalanan ko if I will not fight for my rights and for the wealth that's supposed to be mine. Pati nga yung mga sweldo-sweldo na yung mga benefits. Because when I pray to the Lord God, paano Lord, ano ang dapat kong gawin, Lord? Kung ako na rin ang mamatay, susunod. O yun ang mga in-inspire sa akin, lahat ng mga sisinginin. O,